It's Ngern TV! Hello mga katropa! Tuloy-tuloy lang ang gardening natin. Ito, mag-aayos tayo. Itong dalawang tumutubo na to, sabi ni Mrs. Papaya daw. So, dalawang punong papaya to. Ililipat ko muna siya sa paso. Okay, kuhain natin to. Nag-iingat ako na hindi masaktan yung kanyang ugat. Maganda tong lupa ko eh. Nakita ko merong mga ano rito eh. May mga bulate. Yan, ayos. Diligan ko na konti. Okay, diligan natin ng konti itong mga papaya na to. One broccoli, two broccoli, three broccoli, four broccoli, five broccoli. Ayos! One kale, two kale, three kale. Ayos to. Meron pang mga ibang tumubo doon eh. Nagsaboy kasi ako ng mga buto doon. May mga tumubong kale doon. Ayos. Yehey! Dumating na rin sa wakas yung hinihintay ko. Itong Urban Worm Worm Bag. Mag-aalaga ako ng mga bulate para gagamitin kong fertilizer yung mga castings nila. Assemblein muna natin to. Itong parang locking mechanism na to na bumababa. So, ang gagawin ko, ipapasok ko lang siya ganoon. Push. Yeah. See. Saklan ko kulang ang parts. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most likely, yung legs, tapos ito yung mga connectors.
Ayos. Okay, so na-assemble ko na siya, nakabaliktad. Gagawin ko, hihigpitan ko lang yung mga corners by means of the hammer. Anuin ko lang siya, mamartilyuhin ko lang siya para pumasok siya ng gusto. Okay. Okay, handa na akong lagyan ng worms. Okay mga katropa, kache-check ko lang nung order ko para sa cockpit at mukhang mamaya darating na yon. So ititigil ko muna to, hindi ko na muna pagpapatuloy, hintayin ko yung cockpit dahil dyan sa pinakagitna na yan, lalagyan ko ng cockpit yan. Yan, tapos lalagay ko na yung iba, yung lahat ng tambak pati yung mga worms. Kaya ako lalagyan ng cockpit para kung anumang tubig meron dito, mga fluids na maiipon, pupunta doon sa cockpit. Yung cockpit aabsorbin niya yon. See, yun ang purpose. So hintayin natin yung cockpit. Hello mga katropa. Good evening po sa inyong lahat diyan ngayon. I mean, good evening po dito sa amin ngayon. anong oras na po diyan sa inyo ngayon? Ito, gabing-gabi, ay hindi naman kagabi yan, mga 9 o'clock. Pine-prepare ko lang itong cockpit na binili ko sa mail, I mean internet, Amazon. Ito po yun yan. Sponge is. At ang ginawa ko lang dyan, binasa ko ng binasa. Ayan, hanggang sa nag-break up na siya. Ayan, ready na siya for tomorrow. Saka mga, for, yung, kasi gagamitin ko to doon sa aking bagong ginagawang worm farm na hopefully makakatulong sa akin para dito sa aking backyard project, gardening. Alrighty then. Comparison lang mga katropa. Look. Ganitong kalaking brick. No? Yan. Ganitong kalaking brick. Pagka nabasa siya, ganitong karami. 2 galon. Okay. So, umaga na. Oras na para umpisahan ko ang aking project ngayong araw na to. Ang gagawin ko ngayon, itong cockpit na binili ko ay aking pipigain. Aalisin ko yung mga extra tubig. Okay. So, ganito. Yeah. See? Pinipiga ko siya.
dami. Ngayon, kaya ako ito ginagawa mga katropa kasi itong cockpit daw ay puno ng asin, maalat. Kasi nga, galing sa coconut. Hirap palang pigain ito, no? Okay, maganda to. Exercise to para sa katawan ko. Ano mo, itong gusto ko sa gardening eh, ano? Therapeutic. Kaya nga. Para kang nag-exercise. Ang utak mo hindi masyadong nag-iisip kasi focus doon sa ginagawa mo. Siguro mga dalawang beses ko gagawin ito mga to. Maganda naman ang amoy. Ang exercise sa mga braso ko. Ang problema lang, ang braso ko pagka masyadong tagal kong ginagamit, nag-uubos na sumakit. So ngayon pala nag-uubos na siyang sumakit. Pero sanay na kasi ako kaya yung mga ganyang sakit-sakit hindi ko na pinapansin eh. Yung mga sakit ng katawan. Yan. So far, so good. Pwede sigurong gumamit din ako ng strainer ano. Pero yung strainer kasi hindi mo mapipiga yung tubig. Isa pang dahilan kung bakit pinili ko itong ano, itong cockpit. Maganda raw ito. Is mga ano yung mga tag dito, mga ano raw, mga worms, eh paborito to. Kuha ko ng strainer mga katropa. Okay. Subukan natin itong makeshift na strainer na ginawa ko galing sa lumang tela. Okay, here we go. Pwede. Okay mga katropa. Pasensya na kayo, hindi ko na i-record. Okay, so anyways, ang nangyari, tinransfer ko lahat ng tubig na nandito dito sa ginawa kong makeshift na strainer t-shirt at ngayon pinipiga ko na siya, inaalis ko na yung tubig. See? So inilagay ko muna dito yung lahat ng natira doon sa dito sa puting container. Yan. At ngayon tinatanggal ko na lang yung tubig. Daming tubig. Okay, so ito, pwede ko na. So, lalagay ko naman siya ngayon dito. Ayos na siguro ito. See? Ganda. Ito na. Ang aking cockpit. Yan. Naayos. Walang amoy. Okay, so ito yung aking worm farm. At ngayon naman, ito yung aking cockpit. Lalagyan ko siya doon sa gitna. Kita niyo yung itim na kulay na yon. Doon ko ilalagay siya. Okay, let's go. Dinadahan-dahan ko para mayroong video. Pwede ko namang ibuhos eh. Pero, hindi ko ilalagay lahat. Ang ilalagay ko lang yung tamang-tama kasi unang-una nilalagay lang to dito para yung kung ano man yung mga juices, mga ano, mga anong tawag dito,
yung mga ihi galing sa Bulate, ma-absorb nitong ano, nung cockpit. Okay. Konti pa siguro. Hindi naman kailangan marami ito. You don't wanna get it too deep. Kasi baka hindi naman maabot ng mga red worms. Mukhang ayos na to. Konti pa. Saan na? Yan. Ayos! Okay mga katropa. Itong balde na to, ginawa kong temporary worm farm. Kasi maagang dumating yung mga bulate. Eh, hindi pa nakakarating itong aking compost bin. So, gumawa muna ako nito pansamandalian. Ngayon naman ay i-dump ko naman siya doon sa worm farm. Okay, here we go! Yan ang laman, oh. Kukunti pala mga bulati dyan. Pero, lalaki rin yun. Okay, here we go! Dump! Dumping time! Yun na po siya, yung mga cuttings, mga fruits, dirt, mga kung ano-ano pa, no? Nilagay ko na dyan. Tapos makikita ninyo, itong balding na to ay basa. Alright, now, balik naman natin to. Parang takip lang yan. 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 Okay. And then, ito naman, lalagyan ko ulit siya nito. Ang purpose naman, no, bakit ko lalagyan ito sa ano, sa taas, kasi parang insect repellent siya, para hindi siya pagka mangangamoy siya, hindi siya mangangamoy. Ibig ko sabihin, hindi lalabas ang amoy. Kasi ang problema sa ganito, yung magkakaroon ng ano eh, ng mga insects, mga ano tawag dito, yung mga fruit flies, mga mites, yan, mga iba-ibang mga ano critters na mabubuhay dito sa loob. Ha? Ayos. So, ginawa ko yung para moist siya doon sa loob. Okay. So, hayaan na natin siya ngayon. Okay, mga katropa. Ayos na siya. Haha. Nakasara na. Maghihintay na lang ako. Yan. Itinanim ko na yung aking mga cucumbers. Dalawa rito at dalawa dito. Yan. Balak kong bumili ng ano, yung moss pit. O pit moss. Sa bagay, meron pa ako rito ng ano, yung coco pit. Mahal lang eh. Ang mahal ng coco pit eh. So, peat moss, magandang sub. Alright. Hehehe. Mga katropa, ito na yung aking animal farm. Bumili ako ng bagong set ng mga worms. At nilagay ko na siya dito. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.